Uy, lobo, ang ganda. Maaming yung pula. Excuse me, Dudrit. Hinahanap ka ni Berta ang baga. Naku! Pagdating na ang pinakamakulit at pinaka-cute na blood cell. Hi, Duglit! Ang takaw ni Sebia, no? Inip na si Duglit. Ilang ulit na niyang napapansing siya'y paikot-ikot lamang sa loob ng katawan ni Mang Omeng. Oxygen ko. Baka makalimutan mo ibigay. Heto na po, Pedrong Puso. Teka, ano bang nangyayari sa'yo, Duglit? Bakit ang aga-agay? Nakasimangot ka na. Kakainip kasi dito, Pedrong Puso. Paikot-ikot lang ako sa katawan ni Mang Omeng. Siyempre. Ganyan talaga ang buhay ng isang blood cell na gaya mo. Bakit? Saan mo namang gustong pumunta, Aber? Sa karnaval! Maganda dun! Iba't iba ang kulay ng mga kabayo at paikot-ikot-ikot. Balak mong takasan ang katawan ni Mang Omeng? Aba, hindi pwede yan, Duglit. Matutuyo ka sa labas pag nasikatan ka ng araw. Kukupas pa ang kulay mo kapag nahipan ka ng hangin. Sisipsipin ka ng bulak kapag nadikit ka rito. At pag namatay si Mang Omeng, kasalanan mo! Excuse me, Duglit! Po yung sinasabi ni Nasebian Sikmura, Atoy Atay, Aping Apdo at Pedrong Puso. Hello, mirang mata. Hello, Duglit. Bakit parang malungkot ka? Pwede bang dito muna ako? Siyempre naman, basta ikaw. Halika, silip yung mga bata sa karnabal. Ang sasaya nila. Ay! Ang ganda talaga. Yay! Ay, kailan kaya ako makakalabas sa katawan ni Mang Omeng? Huwag kang mawala ng pag-asa, Duglit. Oh, etong oxygen nyo. Dahan-dahan lang. Hi, Duglit! Apo Dugong, tingnan mo si Duglit.
Oh, Duglit, saan ka ba nagpunta? Kanina ka pa namin hinahanap. Kasi po, tinutukso nila ako. Naku, huwag mo nang pansinin sina Seb ang sikmura, Atoy Atay at Aping Abdo. Eh, totoo naman po eh. Hindi ako dapat lumabas kasi mamamatay si Mang Oming. Siguro, kung marami tayong aalis sa katawan ni Mang Oming, pwedeng mangyari yon. Pero kung konti lang naman... Ano pong ibig niyo sabihin, Apo Dugong? Ha? Ano nangyayari? Oh! Apo Dugong! Oh! Oh! Saklolo! Bubit, ano nangyari? Nagbigay ng dugo si Mang Oming sa blood center! Naku, napasama tayo! Apo Dugong! Huwag kang mag-alala, Duglit. Lalabas na tayo sa katawan ni Mang Oming. Di ba yan ang gusto mo? Wow! Ay, Apo! Baka matuyo tayo. Huwag kang mag-alala. Wala namang hangin dito sa loob ng plastic bag. Yippee! Ang ganda! Ang liwanag pala dito sa labas! Ayoko nang bumalik sa katawan ni Mang Oming. Wow! Karnabal! Nasa karnabal na po ba tayo? Ah, eh... Sarap umikot na! Malinis ang supot ng dugong ito. Wala itong sakit na HIV, syphilis, malaria, o hepatitis. Ang ginaw naman dito! Kailangan talaga tayong ilagay sa blood bank ref para di tayo mamatay. Ayoko na rito. Buti pa sa loob ng katawan ni Mang Oming. Maligam-gam lang. At hindi masikip. Psst, psst. Malamig din ba dyan sa inyo? Talaga? Ako nga pala si Ablit. Ako naman si Duglit. Hindi ka ba natatakot dyan? Hindi na. Kasi narinig ko, paalis na kami rito. Lipat na raw kami sa bagong katawan. Talaga? Sama naman ako. Eh, mauuna lang naman kami ng konti. At kayo naman. Ha? Ganun ba? Bye-bye, Duglit! Ay! 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 Type O ang supot ng dugong ito. Tamang-tama na type O rin ang blood type ni Mrs. Garcia. Kaya magkamukha sila ng blood type. Pwede nang isalin. Bakit? Ano nangyayari? May na-aksidente daw, Duglit. Maraming dugo na wala ng mabundol ng jeep ang babae. At mukhang tayo na ang ililipat sa kanyang katawan. Talaga po? Babalik na tayo kay Mang Oming? Hindi na sa katawan ni Mang Oming. Isasali na tayo sa katawan ng babaeng na-aksidente. Sayang. Di ko na pala makikita sina Pedrong Puso, Atoy Atay at Aping Apdo. Duglit, sa loob ng katawan ni Mrs. Garcia, ay meron din gaya ni Pedrong Puso, Atoy Atay at Aping Apdo. May bago ka ng kalaro. Ay, ganun po ba? Ito ang lagi mong tatandaan. Iisa lang ang kayarian ng katawan ng mga tao. Maitim man ito, maputi, o kayo manggi. At tayong mga dugoy, iisa lamang ang kulay. Hindi yun magbabago kahit kailan. Oh! Yay! Makakulay namin! Yay! Buti na lang dumating kayo agad. Konti na lang kasi kaming natitira. Oo nga.
hindi na namin kayang magdala ng oxygen sa iba't ibang bahagi ng katawan. Mga bayani kayo! Ha? Ako? Bayani? Paano ako naging bayani? Isa lang naman akong blood cell. Bawat blood cell ay mahalaga. Hala, kumalat na kayo para mailigtas ang katawang ito. Masaya na ulit si Duglit. Alam na niya ang gagawin. Pagkakuha niya ng oxygen kay Bertang Baga, mabilis na niyang dinala ito kay Pedro Puso. Sebeng Sikmura. Ato Yatay at Aping Abdo. Noon naging malinaw kay Duglit ang lahat. Papatuloy pala ang buhay ng bawat tao dahil sa isang blood cell na kagaya niya. Dapat isagawa ang healthy lifestyle simulang pagkabata hanggang sa pagtanda. Ito'y para sa buong pamilya. Heto ang mga pamamaraan ng malusog na pamumuhay. Laging kumain ng masustansyang pagkain araw-araw. Yung hindi maalat, yung hindi sagana sa asukal, mantika at taba. Bawasan din ang pagkain ng mga chichirya. Damihan ang pag-inom ng tubig araw-araw. Matulog ng maaga sa gabi upang maaga ring magising at nang makapag-almusal bago pumasok sa eskwelahan. Dapat kumain sa tamang oras. Ugaliing mag-ehersisyo araw-araw. Mas magandang aktibo ang ating katawan. Magsipilyo matapos kumain at maligo araw-araw. Panatilihing malinis ang buong katawan. Alagaan ninyong mabuti ang inyong katawan hanggat bata pa kayo upang makapag-donate din kayo ng dugo kapag kayo'y nasa tamang edad na. Hikayatin ninyo ang mga kapamilyang nakatatanda gaya nina tatay at nanay, tito at tita, ate at kuya na mag-donate din ng kanilang dugo. Ito si Tito Doc nagpapaalalang mas masarap mabuhay kung malusog ang katawan. Bye-bye mga kids!